Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Check your time, 35 minutes after 8 o'clock. Gabi po ng Lunes, September 23, 2024. Ito po ang Wanted Sweetheart Evening Edition. Wanted Sweetheart. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. The jam is here! OFW Emotion. We are ready to be back. Salamat no sa lahat po ng mga nag-greet sa akin, no, sa lahat po naman nagwaabot ng mensahe nila sa special na araw. Syempre birthday ko po ngayon. Maraming salamat po sa inyo, ha, sa lahat po ng mga bumati sa aking kaarawan. Thank you talaga. Lunes ngayon, kahit birthday ko, dito po ako, no, para makasama ninyo. PM lang sa ating hotline, gamit po ang Viber or Emo na application. Install po kayo dun sa dalawa. Pag naka-install na po kayo, create po kayo ng account. And then, pag okay na po yung account ninyo, hanapin po ninyo account namin. Ito po yan, no? Yan, no? Sa Viber at saka sa Emo, pariho lang po yan. I-PM mo lang yung pangalan mo, edad at saka lugar kung saang bansa o probinsya po kayo ngayon. Sa lahat po ng mga viewers natin, no? Lalo-lalo na sa mga nasa abroad, magandang buhay. Good morning. Anumang oras, magandang hapon, tanghali, gabi. Sa ating Christmas countdown. Ngayon po, nasa 92 days, mahigit na lang, 3 oras, 22 minutos, 36 segundos, bago ang Pasko. Paramdam na sa inaanak. Malapit na ho kasi ang Pasko. Kung makita kayo, wala pang December, no? Kasi bare months na. September pa lang pa makita kayo yung sisingilin ka niyan. Manghingi na yun pa Pasko sa'yo. Hanggat di po matapos yung bare months, pag makita kayo, sihingi at hihingi pa rin yan sa'yo. Hanggang December, January. Tantay 8 minutos na kalipas sa alas 8 na ng gabi. Nasa linya na, makakasama na po natin ngayong gabi po ng Lunes. Mahirap maging pangalawang magulang, no? Sa mga inaanak, no? Oh, yung tipong may obligasyon ka sa mga anak mo, pero bagay, tuwing Pasko lang naman yan, okay lang kung may trabaho si Ninong o si Ninang, no? Pero kung wala man, bow. Okay? Ito po si Mr. Pascual, pagkatapos si Miss Nilita. Nasa line number 1, makakasama po natin ngayong gabi po ng Lunes. Wanted Sweetheart. Pwede po ninyo tanggalin po yung sa ulo ninyo, ma'am, kasama puro sa rules namin, para makita naman po yung buo mong mukha. Ayun, no? Yung ulo, andyan yung mukha, eh, kasama na yun. Saan po kayo ngayon, ma'am? Nilita, sa ang lugar o probinsya o bansa? Nasa Saudi po, damang. Wala po kayong asawa dito po sa May Pinas? Hiwalay po. Wala. Ano, si Boy naman. Anong first name niyo, sir? Sir? Anong pong first name ninyo? Ricky. Pero ginagamit ko Ricky. Sir King. Wala po kayong asawa o girlfriend?
Wala, sir. Timer start. Wala po kayong headset, mahina ang boses, palakas-lakas na lang. Pasok. Headset ko na wala. Walang headset eh. Ako nang unang magtanong. Ilang taon na po kayo, sir? 42 po. Ilan po? 43. Ah, 42 pala. O, 42. Uy, mali, mali. Ano ba talaga, sir? Ilang taon na? 43 o 40? 40. Nakalimutan mo yata yung edad 40 nyo. 42. 4 and... Ako po, 41 naman po. May asawa ko ba kayo? Dati? Dati meron. Pero di kami kasama. May anak kayo po? Meron. Nasaan ngayon yung anak nyo? Nasa akin yung isa. Nandun yung isa din ako. Ako naman po, hiwalay din. Apat yung anak ko. Nasa akin din. Ako nag... Taga Iloilo po. Kayo? Taga saan kayo? Medyo malayo pala. Taga Cagayan. Cagayan. Okay lang yun. Si D.O. po ba? Cagayan de Oro? Si D.O. O Cagayan Valley? Cagayan Valley. Saglit lang po ha. Delay po kasi yung busis ni sir. Matagal dumating yung busis niya. Una buka ng bibig. Ano yung bala kung bakit nakapalo dito, sir? Wali kasi yung headset ko, sir. Na wala dito sa truck ko. Dininis kasi kanina yung helper ko tong truck. Hindi ko alam kung saan yung... Ano ba trabaho niya, sir? Driver. Ako naman po OFW sa Damam. Damam? Saan ka sa Damam? Dati ako sa Damam. Sa Saudi Damam po sa Alcatel. Nag-abroad ka rin ba dati? Driver ka dito? Damam dati ako sa Second Industrial. Oh. Ganun ba yun? Bakit hindi ka na bumalik dito? Paalis na sana ako, kaso lang hindi ako nakapasa sa medical. Gagamutin pa yung Ano po nangyari, yeah, sir? Sir, tumaas ko yung creatinine ko. Nagkaroon ako ng crea. Hindi ako nakapasa. Tubig-tubig lang. Maraming tubig at saka iwas-iwas sa karne, no? Pero kung hilaw na karne, pwede. Siguro din, sir. Sa DJ, marunong talaga, ina. Ano na yun, sir? Ano na? Ikaw na. Magtanong ka na, sir. May anak ka na? Apat nga. Yung anak ko, nasa grade 12. Apat sila. Nasa akin lahat. Yung bunso, grade 6. Ako lahat hindi na nagsusupport ng okay. Kaya naman. Yung asawa mo dati, nasaan yung asawa? Naglalasing na lang. Wala sinso. Kumbaga hiwalay. Hiwalay kami. Naglalasing na lang. Mula nung nag-abroad. Ako naman, parang ganun din. Pero at least nakamumpon na ako. Ganun talaga nga. Hindi kayo talaga... Yung mga anak yung sir na saan? Nandun sa amin. Yung lalaki, nandun sa akin, nag-aaral. Wow. Yung iba? Nandun sa biyanan ko. Pero kapag Sabado, pumupunta dun sa bahay. Sinusupport mo rin. Mabuti sinusupport mo. So, kailangan hati-hati. Binibigyan ng pera dun sa akin. Yung pera dun para hindi sila mag-aaway. Maganda yan. Layo. Cagayan Valley, di ba? Oo. Tapos Iloilo. Malapit lang yan. Hindi ka naman maglalakad. Sasakay ka naman ng Tama.
Alam niyo, sa South. Magto 2 years pa lang, sir, kasi nagtrabaho din ako sa Kuwait 4 years. Tapos bago din ako makabalik dito, 8 months din dyan sa Pilipinas kasi nagbagsak-bagsak din yung medical. Oh, sige na, sir. Tanong ka na. O, Sir JJ, hindi kita makikita. Pagaling muna bago mag-apply ulit. Naglalag po kasi may na-signal ni sir. Gagamutin mo na ano? Kasi sir, nandito ko sa loob ng ubong. At least, ano naman yung ano mo sa isang laki kong gagawin sa loob? Yung gusto ko sir, yung di nalasing ko. Tapos yung isa pa dun, yung di babaero. Kasi marami akong kalaban pag babaero. Tapos pag lasing ko kasi, yung pera napupunta na doon sa barkada, hindi na sa pamilya. Busog yung barkada ba? Yung pamilya, butong. Yun lang, sir. And tsaka, gusto ko naman, ano, yung masipag din. Tapos, baka pasado ako dyan, kasi hindi naman ako nagpigitom sa kamaninigir. Kung makita yung babae na naghihirap, di tulungan, eh, kaya nga kayo nagsama para magtulungan, di ba? Ganun. Oo, kung nakita mo naman si Mr. Mong umiinom, ma'am, sabayan mo sa inom, ma'am, para walang lamangan. Oo, walang lamangan. Yan ang mahirap, sir. Yung mahirap, Deji, hindi ko kaya yung ganyan. Pulutan, para makabawi ka. Pasawa yung mga yan, eh, imbis na pang-ulam ninyo, pinupulutan pa, no? Minsan DJ nakahubad pa. Oo. Pag nalasing na. Lasing. Ay, naku. Ayun ba yung asawa mo, ma'am? Pag nalasing, nakahubad? Nakakahiya yun sa asawa. Pag humubad ka dyan, alas ba ng lasing, tapos hubad na ako pa. Oo. Ayun, umiihi ka mo sa short. Okay lang. Din. Ganyan din siguro si sir. Walang bisyo. Ayan ang maganda. Kaso hindi nakakaipon. Yung maganda kasi sa lalaki, yung walang bisyo at saka may pangarap din sa buhay, hindi yung baka kasan kayo nag-asawa ka, lumalaki yung ulo mo, hindi naman ganoon, di ba? Pero sir, wala kang bisyo ngayon, sir. May sports car ka na, sir. Oh, sir. Wala na, hindi ako nagiinom. Oh, very good eh. Tagal na. Tataas lalo yung creatinine mo niyan. Marami na siya yung ipon to kasi hindi na siya naglalasing, wala siyang bisyo. Tapos, so, di ba, galing ka pang abroad. Marami na ipon to, DJ. Hindi na to pwede. Kaso ano lang yung resibo ko dinala ko sa Pilipinas para maka-apply ba sa ibang bansa. Ganun. Requirements. Pero okay lang ba na rin ako nag-supply kasi yung mukha ko parang bruha eh, di ba? Lay. Bigla kasing pinakuha yung kumpreto. Okay naman. Ganyan lang yun. Hindi naman pagandahan yun kahit hindi pa. Hindi naman bawal yun sa naka-abaya. Diba, sir? Kahit kung ganda ang ugali, di ba? Ba't ka na tulala, sir? Hindi. Bigla ka lang sinabi ko. Hindi. Parang na ano lang ako. Kapag nakikita kita. Aba, naiinabot din siya. Wala na ligtas to, DJ. Pag sakaling okay na po yung medical ninyo, sir, sa Daman ba rin po kayo pupunta? Babalik sa trabaho nyo? Bumalik ka na dito. Hintayin kita dito. Dati, sir, sa Qatar. Naglalag talaga.
product na ano sa Jordan sana, sir. Ah, sa Jordan ka ba pumunta? Balak sa Jordan. Malayo na. Lumayo siya. Ayaw niya sa akin, DJ. Ayaw niya pong bumalik dito. Okay mo lang. Pang... Kung kabalitin sa ako ng ano, dati kong agent, dating employer ko dyan, alam nila. Wala. Wala siyang visa sa Philippines. Yun. Oh, mas maganda din yung iba. Sabi, yung Saudi ka, tapos may ibang bansa ka na naman, ganun. Iba-iba para malalaman nyo mo yung mga, ano, mga patakaran, ganun. Saka, kahit nag-abroad ka, ma-enjoy mo kung saan-saan ka na bansa ba. Ikaw po, ma'am, matagal na rin po kayong hiwalay sa asawa. May naging boyfriend ka na po ba? May sir, hindi naman nawawala yung naliligaw kasi pangit tayo, di ba? Yan sa ganda. Hindi, boyfriend ba? Eh, hindi manliligaw, boyfriend talaga, ma'am. Wala po. Wala, manliligaw lang? Manliligaw lang. Ako na yung sir. Oh, hindi, ilan po ba yung manliligaw? Sir, ilan po ba yung manliligaw mo ngayon, ma'am? Plus dagdag ba to si sir? Pang ilan siya? Huwag na bilangin. Okay, huwag na. Olo. Dapat malaman ni sir para alam niya ba anong gawin niya. Pang malalaman niya yung kalaban niya. Opo, oo. Hindi nadasata na sa akin yung kung sinong pipiliin, di ba? Tsaka, yung naliligaw pa lang naman yun. Hindi pa yung kalaban mo. Baka mas, ano siya, mas guwapo kasi sa akin, o baka. Ito yun. Hindi naman ako naghahanap ng kubi. Kung yung hinahanap ko yung ugali, yung ganun nga, yung sinabi ko sa'yo, di ba, yung sipag, patulungin, kasi nakikita mo yung asawa mo dyan, naghirap na, tapos babatukan mo pa. Hindi lalo naghirap yun. Kaya kailangan tulungan, yung nandyan yung love na pag nakita mo yung asawa mo naghirap, edi tulungan mo kasi nandyan yung love, di ba? Kaysa yung kahit pugi yun, kung may babae naman yun, o, di ba? Hindi. Tapos kahit may trabaho ka, kung yung pera mo nahati doon sa tatlo, edi wala na. Ayun. At least hindi naman ako nagbababae, wala pa rin. Para, wala lang kang gusto. Ay, ikaw, sir, okay lang kahit buka. Ilang taon na po ba kayong hiwalay, sir? Ilang taon ka nang hiwalay, sir, sa asawa mo? Ako di, sir DJ? Oo, siyempre, alam nga naman si girl na tawagin kung sir kakalor ka. Last year lang. Last year. Ah, last year? Kasi, okay. Last year lang? Hindi ko pala matagal. Pero, tanggap ko talaga na ayaw niya ako kasi hindi ko alam. Kasi nandun kasi sa, ano siya, sa Italy. Okay. Baka mamaya pag-uwi ko tapos nakita kami ng asawa mo, ubos yung buho ko, sir. Huwag namang ano, hindi pa pala matagal. Magpakalbo ko na lang, ma'am, para wala siyang hilahin. Hindi mga nagsagot sa akin. At, yung mga anak ko lang. Yung mga anak mo na lang? Oo. Doon siya nagsagot. Kahit isang beses lang sa napakumustan ako, wala eh. Mga anak ko lang pinapakumusta di. Kung baga, wala. Pinabayaan ko na. Pero nag-usap na po kayo, sir, na hiwalay na po kayo. Baka umaasa pa ho yun. Nagpapalambing lang siya sa'yo, ha? Oo. Nag-usap po nung bago siya umalis. Papunta, ano, kasi nasa barko siya eh. Ano siya ka ba? Nag-usap na po kayo.
okay naman sa akin, basta sinusuporta na naman yung mga anak ko, binibigyan niya ng pera. Was gasto sa akin naman, kung lahat sa akin, lahat ng ano. Binibigyan naman ng pera sa anak ko. Ang gusto ko naman, gusto ko na makalis para makaikot ulit ng pera. Pero sa ano, nakabalik sa Saudi. Dahil sa creatine. Madali lang naman yata gamutin yung sakit mo eh. May gamot naman ano po lang. Yan eh. Saka, meron na. Hindi ka naman po yata nagka-bato, sir? Nagka-kidney stone? Parang ganun na, Sir DJ. Pero bumaba na. Dati kasi 183 yung ano niya, dosis. Para oo. Eh, may gamot daw yan, sir. Yung ano, yung nyog. Ano mo daw, ihawin. Tapos inumin mo yung ano niya, yung tubig. Oh. Yung resita na lang ng doktor yung bilhin mo, sir, para mabilis. Hirap kasi yung bibili ka pa ng uling, bibili ka pa ng niyog. Tapos eh, abutin ka ng taon bago tumalab, sir. Naranasan ko na yan, sir. Gamot na lang, sir. Isang buwan na lang, sir. Isang buwan, tapos na yan. Bumaba na, naging 139 na. Oo. May 1 month pa na gamutan bago magpa-test ng dugo. Oh. Okay na po yan, ah. Mas maganda, sir, pag nakapasa ka, bumalik ka dito. Dito ka bumalik. Sabi mo na lang sa amo mo na maghanap yung drive, family driver, para dalawa tayo dyan sa pad. Ayun. Ate, wow, sana all. Para maka-drive si sir sa araw, drive din sa gabi. Oh. Tayo dito. Sana all. Pamuwi tayo sa Pilipinas. Hindi umuras. Kalpan, mag-tuyos ka pala dyan. Pagkatapos ng kontrata mo, uuwi ka? Hindi po. Mag-i-extend ako kasi may mga anak ko nag-aaral. Wow. Tiis-tiis lang muna. Kaya nga eh, kasi ang hirap mag-single mother, hindi kailangan mag-tiis. Ganun. Kasi ano, saya at lalaki at saka ano na yung anak buhay mo eh. Sayo-sayo na lahat. Ganun na nga. Hindi na tayong magawa eh. Yun ang puntahan natin. Ngayon po yung asawa niyo po, ma'am, naglalasing na lang po. Hindi talaga nagtatrabaho para maiambag para sa mga anak ninyo. Hindi na po, sir. Ano na lang siya. Inom na lang. Na, madam. Okay, madam. Okay, madam. Madam Taala. Salam. Anta Shai Faisal. Madali lang po. Madali lang po. Ano po? Sige na, mag-usap. Mag-usap na kayo dyan. Ano na yun, sir? Ano na yun? Kailangan ko dito. Malaban. Ano yan? Nagtitimpla ka ng gamit? Wala, dito lang ako. Kailangan ko dito. Baka mamaya magagalit yung amo, madam. Si Baba. Mag-ingat ka, ma'am. Baka mamaya, imbis na sukal ilagay mo, eh, asin ba? Okay lang yung asin, wag lang yung bitchin. Wala nga talaga ang trabaho. Hindi alam yung mga nanginagay ito. Yung uling. Uling yun. Yung pahamba, yung... Oh, yung parang yung kanila. Oo.
Yun lang. Mamaya naman yung babalikan. Okay lang. Kaya nagtuloy ka na kasi magtanong kung ano yung tatanong. Tanong ko sana kung pwede na ako mag-ano. Ano yun? Ipapatuloy mo na lang yun sa ano, sa messenger. Gusto ni girl private. Ba, DJ? Pwede na ba yun, DJ? Ikaw po, ma'am. Ikaw po yung pinag-alala ko, ma'am. Kasi siyempre ikaw babae. Ikaw po, baka may itanong pa ho kayo na gusto mo, public, na marami pong makarinig. Oo. Itanong ka pa kay sir. Lahat na. Kung gusto mo, yung gusto mo itanong, tanong mo yung mga gaano ba kalaki yung ano niya, yung katawan. Katawan. Huwag naman sir, promise ka naman DJ. Katawan ba? O, para alam mo kung gaano ka kahaba ang katawan niya. Paano katangkad ba? Sir, ilan pala yung height mo? Ganun na lang. Ano lang ako sa 5'2". Malit ako, 5'2". Ang cute. Matangkad ako, 5'5 ako. 5'6". 5'6". Tapos hindi mo pa ako makakaya mabigat na ako ngayon. Dahil siya sa pagkakain ng kubos. Napahiyang sa kubos. At least kasi nanimiss ko na yung ano, kasi dyan yung... Chapati. Roti ba yun? Roti? Sinasawa tayo sa Juan. Kaya gusto kong bumalik ng Saudi sa akin. Sa Mokong Juan, may kumpay. Yung Jerjer, hindi mo na may miss. Yung... May nabibili naman na dito sa Pilipinas, Jerjer eh. May nakita ako sa ano nga. Diyan sa ano, farmer sa Kabang. Yung parang ano. Nung una ako dyan, di ko ininom yung laban. Pero nung nalaman ko na, yun, ininom ko na. Pero yung chapati lang talaga yung gusto mo. Masang busa, ayaw mo? Ayaw ko. Yung parang triangle, yung sumasabog sa atin, dito kinakain. Alam mo ba yun? Oo, alam ko kapag Ramadan yung linuluto nila. Ipalagay natin pag nag-antayo, nag-chatmate tayo. Okay ka na gumagaling din chatmate. Okay naman. Baka mamaya. Tapos, pag tayo ng, pag ako na umuwi, baka mamaya ubos talaga yung buhok ko. Ayok talaga maubos ang buhok ko. Ubos na nga ito. Tingnan mo, ginupitan ko kasi. Ito, ako na mag- budget na yun sa shampoo kasi wala na mamili. Okay, gusto mo din 1 real. Di ba budget talaga? Hirap talaga yung mga mahalang bigas kaya sa Philippines. Alam mo ba yun? Ako na lang ano, mag-ano ng buhok mo para hindi na mala. Wala na maghahawak yung buhok mo kundi ako lang. Aba. Private na. Private na, DJ. Bunutin ko lang yung mga kwan-puting buhok para mawala yung buhok. Ay, sir, yung tumatanda ako, itong maganda sa akin. Kasi tumatanda ako, buhok hindi pumuputi. May itim talaga siya, tingnan mo. Kahit upaw na yan, oh. Inupaw ko na nga yan, pero ikita pa rin yung kaitim yan, oh. Tingnan mo ba? Diba? Hiyang mo siguro dyan sa Saudi. Baka dyan talaga yung ano. Kapalaran yung buhok mo. Kaya nga, pumunta ka na dito. Pasahin mo na yung ano mo, yung medical. Hintayin kita dito. Ganun ba? Malay mo, pabalanghan mo. Malay mo, dyan ako mapadpad. Sa damang. Oh, kaya din natin alam. At least, open na dyan, di ba? Lalagyan na lang kita ng daanan, yung tinatawag na stars, para hindi ka na maligaw. Direct na. Stars? Wala nang...
yung ano, yung tawag doon, yung stairs na English, ano ba yun? Pag sa Ilongga, hagdanan. Parang nakita ko. Ako ko barka? Hindi. Ni, yung inaakyatan pag mag ano, pag mag-ayos ng mga gamit. Sa taas, sa mga ilaw. Parang, dito pa nakita yun. Di kasi ako taonggalan nandiyan ako sa Saudi. Ano lang ako? Accommodation. Tapos, yun, Diyano. Riyadh, Tudamam. Jeddah, Yambu. Yun. Ikot mo na pala ito eh. Oo. Sa Hapmon, tumunta ka na ng Hapmon. Diba? Ano ngayon dyan? Ay, nakapunta diba? Ka na dito sa, ano, nakapunta ka na dito sa ipunan ng mga Pinoy at saka Pinay sa Romania, Damam, Hubar? Oo. Pumunta na ako dito. First time ko kasi dito, kaya alam kong one time yata. Pumunta na ako dyan. Tumitingin ng gold. Diba, ano, diba stay out yung trabaho mo? Talagang nakakapunta ka. Naka-girlfriend ka pa yata dito eh, diba? Ay, yun ang ano. Wala sa isip ko nun. Special. Yung opinion, Deji. Wala, talaga wala. Hindi ako nandiyan. Si stick to one ba? Pero na-stick, na-stick naman yung puso ko. Oh, bakit kaya, bakit sir, anong pinag-awayan nyo ni misis mo? Ba't nag-ipag-iwalay siya? Kasi nag-aral kasi sa DJ. Tinapos niya yung pag-aaral niya bago dandyan ako sa abroad. Oo. Seryoso na ako makinig, ay. Tapos? Tapos na, okay pa naman kami. Kaso lang nung di na ako bumalik ng Saudi, dito na ako sa Maynila nagtrabaho. Driver din. Parang ano lang. Wala, medyo malabo-labo na kunti yung ano na, communication. Talaga ang ito. Ano yun? Hanggat pa malamig na malamig na, yun na tuloy. Hindi na kami. Oh. Malamig, DJ. Alam mo ba yung DJ, yung kape na lumamig? Ewan ko, ambot sa langaw. Kailangan lang painitin eh, painitin ulit eh. Nga lang kung malayo siya, wala. Kailangan nang painitin, DJ? Opo. Isa lang ulit? Kape na siya eh, ay, hindi na siya tubig, pwede naman yun, pero... Iba na yata ang lasa nun. Ay, yung gawin nyo na lang... kung magkita na lang kayo dyan, kung dyan babalik si sir, edi kayo na lang magpainit eh. Tama. Oh, sige. Tapos lagyan ng... Kaya Ali. Connected naman na kayo. Ipagpatuloy po ninyo off-cam pag-uusap ninyo. Thank you so much. Your time. Good luck. Wanted. Sweetheart. Bye-bye. Agree si girl, no? Pag sakaling doon bumalik si sir, baka nangangailangan nga po ng driver, yung amo niya. Oh, timing, kid. Driver si sir sa araw, aman at saga sa gabi. Good evening, RMA Salvador. Maraming salamat. Happy birthday, no? Oh, maraming salamat ha, Kasi Ken, sa greetings mo. Thank you ha. Sa lahat din po ng mga nag-greet sa birthday ko po ngayon, thank you so much. Lucel Vasquez Nagal, yes. No, good morning sa iyo dyan. Happy Monday. Kay Iso Monogoshi, magandang gabi. Maraming salamat. Ayun po, sa inyo pong lahat ng mga bumati sa aking kaarawan, maraming salamat. Isa mga ka-birthday ko dyan,
Happy, happy birthday. Sana all. Sana all. My birthday. Stand by. Line number 2, Survivor. Sabi ko na, no? Ito si Miss Bambini, naalala po ninyo to si Ma'am nung sumali po ito last month. Oo, yung maraming nagka-crush sa kanya. Oo, ito si Ma'am Bambini, no? Sige, no? Ano po ito? May dati pong asawa. Biyuda na po ito ngayon sa asawa niya pong hapon, no? Oo, so naghahanap po siya ng Pinoy talaga na yung tunay, ma'am, no? Sir Iman, magandang gabi. Saan po kayo ngayon? Saang lugar? Probinsya? Hello po, sir. Good evening, DJ. Opo, good evening. Saan po kayo ngayon? Andito po sa Tarlac, sir. Ah, nasa Tarlac. Okay. Oh, wala po kayong asawa ngayon? Boyfriend? Ah, girlfriend, rather. Wala, DJ. Oh, sige. Usap po kayo ni Ma'am Bambi. Timer start. Paso. Hi, good evening. Good evening. Nakapark ako sa 7-Eleven. Ay, nakatambay. Dito ako sa Nagoya. Nagoya, Japan. Yes. Michiwa. Kumbawa. Good evening. Ohayou gozaimasu. Ilang taong ka naman? Kailan? This year? Perhaps I'm older than you. Matanda ako siguro sa'yo. 48 ako. Magpo-49 this coming November. Sige, magkwenta ka na. 1968 ako. Lagi kasi ako absent to ma'am sa school eh. Kaya mahina ako sa mat. 1968, oh. Buti na lang. Bakit alam mo magsalita ng ano? Ng yung greetings ng Japan? Sa dami ng mga nakasalamuha, ma'am. Oh my, very good. Naging amo ko sa Manila. Koreano, Japanese. Okay. English. Ngayon, amo ko, ngayon amo ko na naman hapon. Ah, okay. Saan? Ay, boss pala namin. Alin? Boss namin ngayon, hapon. Sir, ano po ulit ang name nyo? Emmanuel. Emmanuel. God is with us. Diba? Biblical. Biblical. Catholic. Pero sana mabait. Sana all. Mabait ba yung DJ? Pagtulog. Lalo na pagtulog. Okay. Anong work mo? Nyo? Tagahila ng mga nasisiraan sa expressway. Towing. Towing, okay. Towing company. Ah, okay. So, anong mo dun, role mo? Wag pakita lang yung ID, sir. Wag pakita yung ID. Confidential po yan. So, truck driver. Truck driver. Ay, truck driver. Timing, ma'am. Timing. Kaya pag nasiraan ka, ma'am, itawag mo lang sa akin, itutok kita. Ay, walang sira yan, sir. Eto na sira, ma'am. Ayun pala. Nandito yung sira sa akin. Paano na yan?
Seryoso, seryoso. Manileño ka? Boss? Tarlakeño. Ano? Karengkin Pampanga? Ilocano, Ilocano, Tagalog, Kapampangan kami. Pero nakakaintindi ako ng Kapampangan. Anya, tinagan mo? Emmanuel. Okay. Medyo linguist din ang inang mo, ang lola. Ang tatay ko, Kapampangan, nanay ko, Pangalatok. Pangasinan, so Pangalatok ka. Pangasinense. Mm-hmm. Oo. Yung mga kapitan ko, Pangasinan, tsaka ano eh, Ilocano. Ilocano, Kapampangan. Saan ka dito sa Pilas mo, Dan? Ilonggo. Ano po? Saan ka dito sa Pinas? Tundo po. Tundo. Tundo. Ulongga po? Tundo. Tondo. Ay, Tundo. Tundo. Gusto makita yung sige-sige kamando ko. Joke lang. So din ako. Hindi, wala. Bakuna lang yung papakita ko. Yung bakuna ko lang. 1960, eh. Ano po, sir? Still lang pa rin ano? Sa edad mo yan. Wala kasi, may sira kasi dito eh. Ano po height niya, sir? 168 centimeter. Okay. 5'6 and half. 166.7. Kaya kitang buhatin. Paano mangyayari yun? Eh, chinelas ko pa nga lang eh. Laki na. Mahilig ako mag-high heel. Hindi ako nakakalakad ng flat. Oo nga, anong laki ma'am, no? Ilang kilo yan? Ano? Hindi pwede. Walang bakal to. Puro ampaw siya. Ay, ito-toe na lang ni sir para kaya buhatin ah. Siguro, ano, barefoot, ano, pag barefooted, medyo pantay tayo. 166.7 ako. Mas matangkad lang ako ng konti. Mm-mm, malaki kayo ng konti. Ang weight nyo is? 64 kilos. Oh. Perfect. Walang dyan, no? Meron man. Hindi dieta, lang matatlo. Dieta, pag may time. Coffee yan, ha? Coffee yan, ha? Wow. Nakaka-distancer yan, madam. Alam ko partner niyan, ma'am. Di ba pa karang... Di po ba... Sinaman pala ko na. Ay, tago mo na lang. Ako, dalawa na ako. Oo. Pero... Ako ngayon, I feel like smoking din. Mm-hmm. Kakabalik niyo lang... Kakabalik mo lang dyan, ma'am, sa Japan? Kahapon ng umaga. Kahapon ng umaga. Dumating ako ng 20 a.m. So 22 a.m. 21 ng gabi nasa airport ako ng ano, Terminal 3. Nag-wish-wish. Nag-jingle dyan. next week ulit eh. Kasi 30 sweldo ng tao. Ah, babalik 30. Babalik po kayo ulit. Dito sa Pinas. Mm-hmm. Oo. Ayun, sir. Naghahanap. I'm looking for sweetheart. Ayun, oh. Sana all. Ay, matanda ako sa iyo, boss, ha? Mm-hmm. Parang... Caretaker, hindi caregiver ang kailangan ko. Driver lang, no? Maybe I can drive you well. Kaya kitang i-drive. Hindi pwede. Kasi yung salita tsaka yung ano, yung pagbabasa, eh, mahirap, eh. Mm-hmm. Mukha namang ano, brain si sir eh, Sir Emmanuel. Oh. Wala namang opera sir, no? Wala sir. Ayan ako. Sabi-tab. Ayan opera ko oh. Brain cancer. Survivor yan sir. Survivor yan. God's fate, God's mercy. Tawa ng Diyos. Wow. May sa pusa pala, no? Yes. Hindi lang sa pusa, may sa puso. Hindi. Tarlac, tapos doon ka na rin nag-aral, boss? Yes, madam. Paniki. Paniki Tarlac. Oh, okay. Tapos ang wife mo, married kayo? Hindi.
Okay. Sige. Nandiyan din siya sa Japan. Saan dito? Tumbo yung asawa eh. Ah, okay. Wala kang panalo dun. Ayaw niya lang dalag. Tilapia ang gusto. Huh? Mahina kaya tapos eh. Tapos, ilan anak niyo? May isa akong anak sa kanya, kaso nakapangalan sa hapon. Wala akong habon. Kunda yun, para sa future ng bata. Pero hindi kayo nakikita? Last na pagkikita namin, bago mag-pandemic. Oh, before pandemic. Tapos, nung baby mo, babae, lalaki? Babae. So, malaki na siya ngayon. You're 48 sa mga... 2009 siya eh. Okay. Nasa 15 na siya. 15. Japanese din yung pangalan eh, Hikari. Hikari. Hikari Soyama. Bagay marami naman. Depende naman sa sulat ng ano eh, pangalan eh, di ba? Nasa nagdadalang tao yan. Wow. Bakit ganyan ang ngipin nyo? Nag-smoke kayo dati. Kwan, madam, may sa computer to eh. May Windows. Ah, okay. Ang ganda ng tao na pagkangumingitin, na pagbuungitin. Wala akong pustiso eh. So 15 pa lang siya. Ang late na kayo nag-asawa. Late na kayo nagkabuo. Late na ako lumandi, ma'am. Strict ka yung parent ko, kaya strict niya sa akin, ayun, naging baat. Ano yun? Strict ko. Oh. Pinaghigpitan kayo? Ilan po kayo magkakapatid? Pito. Oh, pito din. Pito din kami. 48 na natitira ko ng puso. 48. So, nandiyan kayo sa amo nyo ngayon na Japanese? Dito sa bahay. Kasi, exit, tabi lang kami ng exit ng kwan eh, ng Tiplex. Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Yung exit ng Ramos, andyan lang. Walking distance lang. Parang ano yan? Parang pabahay nila sa inyo. Bahay ko to. Yan kayo nag-sleep over. Presko ba dyan? Sa lugar niyo? Hanggang bilik? Presko pag paglamig, pero pag tag-araw talaga mainit. Oh. Okay. Para kayo may Bumbay, ano? Para, yung mata niyo, para kayong Bumbay. Bumbay? Parang? No? Okay. Parang Bumbay? Oo. Na sabay sa hat ko tayo. Di sana naging mata na lang pala ako, no? Oh. Okay na yan. Basta't ano, kumpleto. Hindi ba? Hindi, ganyan daw ang lalaki. Makapag makapagkilay, ano daw, sweet daw. Sana all. Wow. Si ano, siguro sa Sir DJ, hindi yan sweet eh. Massive. Very sweet. So anong gusto niyo sa girl? Eh, gusto ko yung nasa Japan din eh. Tapos babalik. LDR gusto niyo? Eh, ang Japan, kunting panahon lang naman ang paghintay sa Japan. Every 6 months lang naman. Ano yun? Contract worker? Talent. 6 months is contract worker yun. Atan. Kasi yung ex ko kasi, every 6 months siya nun. Mm-hmm. Pero bago naging kami, may hapon siya.
may anak siya sa hapon. Hindi kayo napakasalan, ano? Pero meron kayong chance. Nagsasama kami sila pa nung hapon. Double booking? Oh my God. hindi carry ng inang mo yung maunawain. Medyo parang, nangangati yung pangs ko doon. Parang naikwento niyo po yun kanina, mama. Ano ho yun? May asawang hapon tapos naghanap na ng Pinoy, no? Pag umuwi ng Pilipinas, may ano? Nalala ko naman, Pucuchiama City siya. Kwan siya, probinsya. Pucuchiama? Pucuchiama? Probinsya nga. Ano sila? Sasakay pa sila ng ano, Narita to ano, Pucuchiama. Bundok eh. Oo, maraming bundok dito sa buong Japan, halos lahat ko bundok eh. Pangalawang lipat nga na yun eh, yung una kasi Nagano, Ken? Ah, Nagano, malapit lang dito sa Nagoya yun. Nagano, sa amin Aichi, Shizuoka, Nagano. Malamig din lugar na yun ah. Laging dapat, parang Baguio. Dapat pala dyan siya sa Nagoya, no? Eh baka tinadyakan ko siya. Bawal sa akin yung double booking. Hindi, Nagoya. Mabagay sa kanya yun eh, Nagoya, tapos Nagoyo ako. Bagay, pwede. Hindi. Sinaman talaga yung kahinaan ko. Kala mo lang yun. Ang niloloko nyo yung hapon. Alam mo may hapon siya, pinatulan mo. Oo nga. Kala mo Nagoyo ka. Hindi, sabi niya kasi hindi na sila nagsasama eh. Ang pinto kasi niyan, since high school pa lang siya, bago siya mag-Japan, girlfriend ko na yun. So, malulumbayin. Nung nagkatignanan ulit kami, ayun, sinamantala yung kahinaan ko. Ako naman si Sumarampiting, humigay. Pag-gising ko sa umaga, wala na akong saplot, ayun, umiyak ako. Sana all. Pero tinanggap mo ulit. Maraming ganyan sa airport. Lagi kong naano yung mga ganyang issue. Pinagsamantalaan ka, sir, habang tulog ka? Oo, sir. Kinuha yung pagkalalaki mo. Pag-gising ko, ang lamig. Wala na pala akong saplot. Ayun, umiyak ako. Aray, baliktad ah. Tinawag mo mama mo, ma. Sabi ko wala na ako, may pagmamalaki ka ako. Pare-pareho kayo, ano, number one victim ang kasi din yung hapon eh, na marami akong nakikitang ganyan eh. Ihatid ng hapon, tapos susundin ng Pinoy. Ihatid ng Pinoy, susundin ng hapon, susunod, iba naman, ngayon tibu naman. Diba? Diyos ko Lord, yun ba yung uso yun? Eh, bukang bibig pa naman nung laging yari tayo. Oh my God. Hindi naman alam ni DJ yun. Mamaya, i-chat-chat ko sa kanya. Yari tayo. Laging ano eh. Yari tayo. Wait. Rain season. Maulan dyan, ma'am. Maulan. Wala na eh. Hindi magsalamin, madam. 48 din siya. Sabi mo, kabatch mo eh. O pwede. Sabi mo, 48 din, kabatch mo siya, 48 na siya. No? Sino ka-chat mo? Si Baking Keka. Nagsalamin lang ako para makita kita mabuti. Malabo na kasi paningin ko eh. Mula kaninang umaga. Pagbukas ko kasi ng wallet ko, wala akong makita. Malabo na mata ko ako. Walang laman. Ako meron pa akong ano, 20 pesos. Suklido sa ano, sa water, sa airport. Mahal ng lang, sa airport. Baka palang buho ko, habig pala kaming DJ, ano? Sabi mo, sige. Hindi ko babasagin trip mo. Ang luwag ng lupa namin, itong pinamana ng tatay namin, yung manipis ang buhok. So, since birth na yan, hindi na lumago? Hindi naman, ma'am. Nung naging CI collector ako, takahe-helmet,
bakit yun dinadahilan nila yung helmet tsaka yung ano, no? Ako lag, most of the time sa Toyota ako, lagi ako nakasombrero eh. Mm-hmm. Sa jeans siguro ah, sa ano, sa... Hindi yun totoo eh. Mm-hmm. Saka siguro, sabi mo sa father mo. Lahi. Ah. Hereditary ba yun? Yung pagiging being bald? Mm. Kasi yung tatay ko noon, ito lang ang makapal patilya eh. Tapos nilalagyan yung parang grasa, ginaganon sa taas para pantakip. Kunyari, mahaba yung patilya. Tapos mahaba yung patilya eh. Inaawi ila lang ganun. Sa awi lang ganun. At least may buhok na niya. Pwede pala yun, ano? Kaya pala ayaw mag-electric pan dahil pag na-electric panan, umaalis. Kaya ganun din naman yun. Parang kumano naman sa kabila. Hindi, okay lang yun. Lahat naman dyan ang punta natin. Kung di malalagas, puputi, di ba? Walang problema dun. Basta, mag-ano ka na, mag-move on ka na. Huwag na natin pag-usapan yung past. Hindi na babalik yun. Gusto mo hanapin ko para sa iyo? Huwag na. Samantalay na naman kahinaan ko na. Eh mahina ka pala sa temptation. Paano na yan? Hindi, sinasamantala kasi yung kahinaan ko. Nilalasing ba naman ako? Pwede. Huwag mo dahilan yung alak. Mahina ka sa temptation sa tukso. Kaya pala pag gin... nang iniinom ko nung tuwang-tuwa pag binid horse, nagagalit. Siguro first love mo siya kaya hindi mo siya makalimutan. Medyo. First love mo? Wow. Medyo. Nagsisisi nga ako eh. Akala ko nung panahon na yun, siya, maganda na siya eh. Meron pa palang mga sumusunod na henerasyon. Magaganda mga taga-Tarlac ha. Marami sa inyo mga mistisahin ha. Mm, lalo yung mayor nila dyan. Mm-mm. Asiko. Si Asiko. Finisher talaga. Kasabayan kung dumating yun eh. Ah, kasabay po ninyo yung ma'am na dumating yung sa... Yung isang flight ko pa. Nung isang flight ko, nung 5 yata yun. Ah, kasabay tapos yung... siya naman sa ibang ano, nadaanan ko siya. Meron siya sariling ano eh, airplane. Hmm. Iba na talaga ang mga taga-Tarlac, yayamanin. Medyo malayo siya dito sa amin, mga 1 hour ang biyahe. Hmm, Bamban, no? Hmm. Bamban. Alam mo niyang Gerona Tarlac na yan, nakadaan na ako dyan. Hindi ako matuloy-tuloy dyan sa Baguio. Alam mo yung Gerona Tarlac? Oh, lapit lang dito sa amin. Oo, dyan. Tsaka yung Balibago. Tarlac din yun, di ba? Tarlac City. Mm-hmm. Ay, ang dami mga ano na mga ano eh mga US Navy ba 'yon? Parang nightlife ano doon eh no? Balibago. Ay, mga beer house. Mm-mm. 'Yun. Nakadaan na ako doon. Hindi ako matuloy-tuloy sa Baguio, doon ako na aksidente sa behind Tarlac mismo. Isang Balibago, isang Gerona. Dito ka tumuloy sa Tarlac. Kasi makakatipid ka. Ilang bagyo na yung dumaan dito? 3. Eh, gusto ko nga bagyo ang pupuntahan ko. Tarlac ako na stopover and stranded. Hmm. Oo nga. At least yung bagyo, pinuntahan ka dito sa Tarlac. Nawawala naman sila pagdating ko. Bagyo. Ikaw naman, papupuntahin mo ako sa bagyo pa. Ang sarap mo naman magmahal. Ano po yun? Ma'am, bakit hindi po kayo natuloy-tuloy sa Baguio? Ano po nangyari? Oo, 2 beses na dito naman, oh, car accident. Ah. Tapos ipagdadrive mo? Tapos ipagdadrive mo ako? Ano po yun, ma'am? Ikaw po mismo nagmamaniho? Papunta kayo ng Baguio? Na disgrasya kayo? Hindi. Pag ako nagdadrive, hindi pa na-aksidente for 40 years na pagdadrive ko, hindi pa na-aksidente. Na-aksidente nila ako, pero ako hindi. Mm. Mas malakas ako, lalo't pagpuyat ako eh. Kasi diba, oh, vitamin C, coffee. Diba? Mahilig kasi kape? Oo, kasi para hindi ako pumuti. Nakaka-breast cancer kaya, nakaka-breast cancer kaya yung kape? Eh, paano yung walang breast? Ayun lang.
Kasi yung copy kasi, yung copy pindot, copy period, copy pixel, ayun, breast cancer ang kinalabasan. Ano po, ayoko nun, masisira ang figure ng inang mo. Kakapindot. Tita mo nilayasan ka, napunta sa tibo. May hindi ka pala sa copy pindot. Oh. Ala. Tinalo ka ng tomboy. Bubo na, boy. Nagkapindot, no? Magaling yung tumboy pumindot, eh. Pisil-pisil. Sobra. Yan na naman. Alam mo, ano ba? August, September, October. Ah, isang bumigita pala ako. Happy birthday to us. First time ko, ano, August 4, August 16. August 14 ako nakapanood kay DJ. Eto na. Na-addict na. Araw-araw. Pagka wala, nag-chat-chat na ako. Wala kayong live ngayon. Para maano kayong mga Brazil kong driver. Diba? Sayang, ano, linguist ka pa naman, boss, o kung matututunan mo yung hapon tsaka yung basic na sulat nila. Kahit greetings lang. Kaila, ang driver na pinakamatanda ko 72 years old. Madali lang naman ako matuto. Eh. Pero hindi kasi English kasi nila rito zero eh. Nahihirap din ako. Tingnan mo yan, mababasa mo ba yan? Nihongo talaga. Nihongo eh. Kahit na salita lang, wag na yung basa. Dahil pagbasa, lalagyan na lang namin yung mga parang... Ichimango. Pera naman yan eh. 15,000 yen. Ichimangosin. Diba? Sa pera, yung mga numbers ang inaan natin sa daan. Numbers siya. Ayan, ayun. Oras dito ngayon sa Japan. Ay, yung mga speed, yun know, no? Oo. Left-handed ba dyan? Ano po? Left-handed dyan? Right. Oo, right. Right. Oh, kasi nga po dati kasi dito sa Pilipinas, 'di ba, marami din pong mga sasakyan galing Japan, right-handed, no? Tapos kino-convert pa ho nila 'yon, no, sa left, no? Sa Davao marami. Meron dito sa Subic. Yung trabaho ko ng Subic, puro ganun ang sasakyan galing Japan. Right-handed pa, tapos kino-convert. Pero naglalabas din karamihan Indiano or Pakistan. Pero sa Davao, mababagsakan. Kaya lang, mapapamahal ka eh. Kukonvert pa, kaya no? Kaya dyan ka bibili. Diba? Kasi ang daan nila rito is kanan. Kanan. Kaya, right. Yan naman kaliwa, diba? Kaliwa. Kaya, ano, mag-isip-isip ka na. Sasagutin mo ko. Sana ayun. Gusto mo o gusto mo? Sana o. Ninong DJ. Oh, pwede. Oh. Wala, may ninong na tayo. 35 single ka, di ba sabi mo? Very much single. Okay, certified single ka. Sige. Sweetheart ang hinahanap ko, ha? Hindi ka chat, ha? I'm not more on chat. Hindi ako maano sa chat. Tawag. Kasi okay. Pag tawag, diba? I can manage. Tawag ko. Manibela. Pag sa bahay, hindi mo na ako makukonta kasi nakapantulog na ako. Pwede voice call or hindi na ako pwede ng vid call. Pag narinig mo na yung aso ko, hindi na tayo makakaintindihan. Ano, kumain na si DJ o ninong natin. Pwede na siguro bumalim. Ninong DJ, padali naman o baka naman. Advance? Kaedad ng anak kong pangalan, Ninong. Oo, ayun. Tama, pwede. Kukuha tayo ng ninong yung matanda sa akin. Oh. Wala na, isang taon na lang ang ginagawa nun. Isang Pasko lang yun, hindi na natin mahanapan yun. Hindi na tayo makakasingil. Pasko na agad?
This Christmas? Ano? Next Christmas? Yung ninong ko kaya, ako ang gumamot sa kanya. Almost 5 years siyang hindi makatayo, naka-wheelchair. Umuwi dito sa, galing siya ng Cebu, umuwi dito sa amin. Eh, nung nalaman niya na pupuntahan ko siya, yun, nakatayo. Eh, laki ng utang sa akin. Nagtago. Naglakad. Nakatayo. Andyan yung inaanak mo, sabi lang ng ninong ko, nakatayo eh. Oh. Sige lang tumayo. Takbo ko. Tumayo, nakita ka, no? Takbo pa yun. Ay, matanong ko, malapit ba kayo sa Angeles? Angeles Bakery? Angeles. Eh. Pampanga? Angeles Bakery. Oo, sa Angeles City yung nabibili. Yung Spanish bread tsaka yung cheese bread. High demand dito yun eh. 2 hours ang biyahe dito. Mula dito sa amin hanggang sa Angeles, 2 hours. Ewan ko kung Angeles City siya, yung Angeles Bakery. LA Bakery yata yun. Sikat daw yun eh. Yung... Natikman ko siya minsan, Spanish bread tsaka cheese bread. Gusto mo, bili mo ako, papasok ko sa GCash mo, ibili mo ako, tapos kung 400 yata yun, o, ano, isang box. Anong bakery yun? LA Bakery. LA? LA. Eh, search ko muna. Mamaya, nagpadala ka, wala palang bibilan dito. Baka na, obligado, pupunta ako ang Angeles. Baka sa LA po yun, ma'am. Tama-tama. Oo oh, nga, no? Sorry naman. Naisahan na naman ako doon, ah. Hindi, pagka ano, isang oras ang biyahe sa inyo, Tarlac to Angeles. 2 hours. 2 hours? Depende pa kung yung overtake sa akin, ipangit yung sasakyan at luma, eh yung motor ko, pikon yun, eh. Pag luma yung mo-overtake. Oh. Eh, talagang haabulin niya. Funny ka din, ano? Yan daw yung mga bungis-isera at bungis-isera, merong pinagdaanan na mabigat, eh, no? Oh, nakatago. But deep inside, merong... Hindi naman ako nag-imotera. Pagdating ko ng bahay, tapos kung laruin yung mga doggies ko, toothbrush, tulog na. Wala akong oras mag-emote, eh. Move on na. Diba? Kasi baka mamaya... Tumanda lang tayo, matanda na nga tayo, tatanda pa yung buhok natin, tsaka yung mukha natin. Doon ang pagpunta natin kung suswertihin, di ba? Ano? Tight mo ba ako o tight mo ako? Alin doon? Pareho. Okay. G tayo? G. Payag. Ninong Gigeng. Ano na? G na? G? G? G. Kailangan pag nag-video call tayo, kailangan ganun yung ngipin mo, ha? Gusto ko makita kung papasa ka. Gusto ko kasi pagka gumiti, maganda yung ano, yung backod. Kasi, oh, diba? Kasi may, ano yan sir? May windows? May window. Come on, okay. Dati kasi to may brace. Kaya akala ko pwedeng akala ko kasi pwede yung kawayan na gawing brace sa ngipin, hindi pala pwede. Ako nung high school ako ginawa ko pardible. Di ba nung high school, di ba uso yung may ano ganun. Pardible sinungkot ko, kaya ito jacket na to, itong dalawa eh. Ayung ano yung bansil lang si Grillo, yun yung mga nilagay ng mga bata sa ngipin. Oh, yung lampara ba? Yung lampara para maging ginto yung ngipin. Kami naman hindi, nung generation namin pardible, yung pinakaulo niya sinasaksak ng ganun. Ayan, naging jacket tuloy yung dalawa. Buo pa man din sana yung ngipin ko. Hindi ba? Di ba, le? Basta pagka na i-search mo yun, tapos ano, i-chat ka ni Melissa. Chat-chat kita. Video call ako. Video call. Pagka-chat, baka mamaya iba yung maka-chat mo.
Huwag mong tarayan, ha? Hmm. Hindi, mas maganda ikaw na lang muna mag-chat para Juan. Siguradong ikaw. Hindi nga ako nag-chat. Give me a call. Ay, tawag pala, no? Okay. Andiyan yung number mo, i-add kita. Hmm. Emmanuel, no? Emmanuel, ano yung... Mamayan mo nalang sabihin yung surname mo. Okay. Mm-hmm. Ay, kamag-anak niya yata si ano si Kibuloy. Kibuloy yung apelyido niya, yo. Oh. Ay, kay ano Kibo. Ay, iba. Kibuloy. Oh, iba pala. Akala ko talaga Kibuloy. Sige, sige. Kibuloy. Nawawala na siya. Pinsan ko siya pag kamag-anak ko siya DJ, may 10 million na sana ako. Ako sana magsusurrender sa kanya. Ay, oo. Sayang, no? 10 million, no? Oo. Sumuko ko siya. Ay, nakapatong na pera sa kanya, kay Kibuloy. 10 million. Oo, nga lang sumuko. Pagkakataon ko na sanang umaman. Mm-hmm. Ay, malapit na ako. Malapit na akong umaman. Pera na lang ang tulay. Malapit na akong umaman. Ba't kailangan mo umaman? Kasi na hindi nababawasan kasi mga relatives namin eh pag yumayaman kasi kami dumadami sila ba pag may pera ka na dumadami yung relatives mo oh dumadami ay pisan ko yan sa ganito okay kahit hindi naman private mo na lang yan ano mo Facebook mo lalo ngayon malapit na eleksyon dumadami na naman kamag-anak namin Ay, tatay mo si ganito? Oh, pinsan niya ng tatay ko, mga ganun ba? Nagkatawas ng election, wala na, no, pansin na. Pinamisan akong bigla dyan, ha? Ay, ganun pala yun. Pag may pera ka, marami kang kamag-anak, no? Hindi. Kailangan maging mayaman ka talaga. Yeah. Oo. Ilang oras ba work mo, Boss Emmanuel? 8 to 5. Okay, 8 oras. Tapos 1 hour ang break. Kung may halimbawa si Mana, 24 hours yan kasi diretso ang sasakyan. Mm. Ano kay per day ba? Hindi monthly? Yung ganun? Per day. Minimum tapos, 600 na? 537. Mm. Ay, hindi pa kayo maangat. Ang NCR, alam ko, 600 na yata eh. Yung provincial rate namin dito yun eh. Mataas na nga yun eh. Mm. Kasi yung provincial rate namin dito sa Tarlac, 480. Mm. Sa driver yun? Mm. Kaya, dun, sa kwan na lang, halimbawa, may magpapaisip yung sasakyan. Mm-hmm. O magbibigay yung driver, o pangkap eh. Yun. Pwede na, no? Pwede na. Tapos, barak, sa barak kayo, wala kayong binabayaran inuupang ang bahay. Mm. Wala. Mm. Wala halimbawa, kasi netuhan na anak. Pag first class kasi yung sasakyan mo, first equipment, 2,200 ang bayad mo sa towing. Ngayon, pag nagpahapid ka naman, 200 per kilometer yun. Sa amin na yun. Mm. So, nakaka-reach ka pala ng ano, in a day. Araw-araw ba kayo nagtuto? Depende rin. Meron din zero sa isang linggo. Mm. Okay. Kayo po talaga yung ano sir, yung kinukontak ng expressway? Dito lang sa Tiplex. Ah, Tiplex. Oo, Tiplex lang. Mula Tarlac City hanggang Rosario La Union. Okay. Mm. Kasi gagana kayo ng ano eh, ng gasolina eh, no? Pagka medyo pat lumayo na eh, no? Oo. Mm-mm. Mm. Gobyerno pa rin yan eh. Tapos yung mga naplatan, uh-huh. Hindi na tinatawag ng kanyan, patrol. Kaya na nilang gawin yun. Sila ang kikita. Mm. Mautak mo. Ah, binibigyan din po ba yung mga patrol na naka, ano dun sir, yung tumutulong sa mga? Kunwari, bibigyan, hindi nila tatanggapin, pero gusto naman. Ikaw na driver, mapilit. Oo. Ah, sige sir, salamat. Sige. Ah, ganun ba? Oh, wag na. Ah, sige si Aki. Ah. Ganun, no? Kasi ang purpose ng sapatos nilang, yung boots nila, ang purpose nun, yes. Dapat mapuno yun. Ah, doon nilalagyan yung pira? Nilalagay nila yung pira doon? Eh, yeah, baka mapanood nila ito pagalitan na ito. Oo nga, nakikita ko yan pag minsan may mga ano dyan, natirikan sa gilid, no?
May mga pulis na tumutulong, yung mga ano, sa patrol, nakapatrol sila, no? Ang kagandahan dito sa Tiplex DJ, kung ikaw na driver na anto, kahit na ilang oras kang matulog doon, basta nasa kwan ka. Sa bay. Sa site ka. Oo. Yung talagang pahingahan. Laybay, oo. Yan, sa Tiplex kasi, madaanan ka niyan at pagbalik noon, nadaanan ka ulit, tikit. Dito sa Tiplex, okay lang. Ilang oras ka doon, sabihin mo lang napagod ka sa biyahe kaysa makadisgrasya ako. Pahinga po, gano'n. Pagbibigyan yan. Opo, oo. Yung iba umiihi, nag-jerbak sa likod doon. Maganda pa yun, pagkaano yung oras ng trabaho niyo, pwede kayo matulog, walang ano. Pero gobyerno kayo, di ba? Bale, no? Bale, subcon po. Subcon, oo. Ah, okay. Oo. So, pwede palang mapasay niyo yung... Bakit kasi tinutupo? Oo nga. Di ba? Alam niyo naman, lack of ano space para sa parking ng mga ano, no? Hindi talaga ako pwede maging... Kasi ang karaniwang tinuto dyan, yung hindi naman natin iniwasan yung madisgrasya ba? Kahit gano'n? Yung... mga napuputokan ng gulong, ganyan. Yung mga gano'n, hindi yun excuse? Tinuto yun? Hindi yun natin maalis yun, madam, kung hindi namin ituto. Maghaharang sa daan yun. Magkukos ng traffic. Accident din. Ipupunta namin sa Traffic Bureau bago namin ipunta sa impounding. Yung iba kasi hindi nila maintindihan, ang pag in-impound na kasi ang sasakyan, ang iniisip nila malaking babayaran. Hindi nila iniisip na mas safe sila sa impounding. Kasi pero, kung i-cheat lang namin siya, wala na kaming pakialam doon. Pero talagang malaki talaga, sir, di po ba parang 10,000 po 'yan? No, pag na-impound na. Kwan yan, DJ, sa ini-impound namin, sa 24 hours, may dumadagdag yan na 500, ganun. Meaning, pag inabot pala ng 10 days, parang dagdag 5,000. 5,000? Oo. Bukod pa doon yung transpo. Mabait ka naman makipag-usap, DJ, aalisin yun. Okay. Pero kung kang magsalita, lagay niyo yung kunya. Imbis na makiusap, gano'n. Kasi bago nila iwanan sa impounding area ng BJ, ipicturan nila yon, lahat yon. Ako na nag-impound, kailangan walang mawala doon. Kasi pag may nawala doon, kahit hindi ako kumuha, ako mapagbibintangan. Dapat ano yan eh, paanda rin dyan sa Pilipinas yung fingerprint. Kaya dapat kayo, hindi kayo kamay lang basta-basta, meron kayong gloves. Kaya pag magnanakaw kayo, snatch yun, kailangan naka-gloves kayo para hindi ka... Fingerprint dapat eh, kung sino talagang kumuha. Diba? Kaya yung mga nabubulok na sa impounding, hindi na kinukuha yun kasi malaki ng babayaran. Mas mahal pa kaysa sa sasakyan. Oo. Lalo na yung mga totally wreck. Hindi na kinukuha yun. Kukunin na lang yung mga importante. Gulong. Ayan, pagkakapitaan pala natin yan, business-minded tayo. Yun. Benta natin. Diba? I-chop-chop natin yan. Kailangan ko ng ano, mga junk materials. Putok pa ng CCTV. Hindi, may transformer yun, sir. Pag sumabog transformer, siyempre pag na wala ng kuryente, wala ng CCTV. Oh, yun. Alam na natin kung ano yung targetin natin. Mapusti na muna ng... Ay, Diyos ko, buhay doon. Naaaliw ako na naman. Sige ah. Medyo mahaba-haba na rin pag-uusap ninyo. At alam ko may gusto pa ho kayong gawin, ma'am. Good luck ah. Gusto ko na umuwi. Ay, oo. Ano oras na po dyan? 11 na po pala, no? Magiging 11. Sige. Sir, ingatan po ninyo si Miss Bambini, ha? Oo. Bambini. Bambini, no? Ikaw po si Eman. Okay. Good luck!
Maraming salamat. Bye bye. Thank you, Minay. Mabuti hindi nagsindi si Miss Bambini ng IOC niya kasi nung last month mabuti hindi na putol live natin. Last month sumali po yun eh, no? Nagpadala po yan dito sa amin ng noodles galing Japan, no? Kasi linggo-linggo umuwi yan ng Pinas, no? Pinadala niya kay manager. Oras natin, 5 minutes before 10 o'clock. Oras na po natin sa Pilipinas. Sabi ni Kasi, no? Kasi Ken, birthday niya, May 27. Ako daw, April 26. Hala, hindi ah, ngayon po birthday ko. September 23. Hello kay Aika Ishitero. Happy birthday, Digijel. God bless and stay healthy mula sa my Hong Kong. Maraming salamat sa greetings na. Thank you, thank you. Paper de Ocampo, good morning sa iyo dyan. Nanonood daw, nakikinig habang nagtatrabaho. Oh, thank you, thank you. Fefo Kasawa, maraming salamat po. Susunod. Line number 2 sa Viber. Si Rio Tita. Ito po yung kagabi, manager. Oh, ito po yun yung pinatayan niya si girl, yung taga Quezon City, yung una nating tinawagan. Mabuti na lang, eh. Nakipag-usap dun kay girl kagabi. Yung taga Munyus. Tika lang, tika lang. Tanungin ko nga to, ba't niya iniwan to si Miss ano kagabi. Ano po pangalan nun ni girl kagabi, manager? Oh. Oh. Si Cherilyn. Jeneline. Oo. Kasi napupuna ng mga iba diyan yung mata ni Jeneline kagabi. Kaya dahil sa mata daw ni Jeneline, iniwan daw ni Rio Tita. Yung diferensya sa mata ni Ma'am Jeneline ha, kagabi ha, wala man. Ha? Ayaw mo nun, di pa nasarapan, duling na. Oras natin 3 minutes after or make it before 10 na ng gabi. Wala si Rio Tita, manager. Hindi po niya sinasagot. Oo nga naman, no, kasi kagabi iniwan niya rin si Miss Jeneline. Tawagan po natin ulit na. Ma'am, pakibaba po ng tawag, ma'am. Tawagan po natin ulit si Rio Tita. Okay, magandang gabi, Rio Tita. But, sir, iniwan po ninyo kagabi, sir, si ma'am, ano, si, sino po, Jeneline. Ba't ninyo iniwan, sir? Di po kayo nagpaalam. Sir. Wala na, mahangin. Puro hangin yung naririnig ko. Mabuti na lang mabait si ma'am Jeneline kagabi, no? Oh, at may dumating din na babait na lalaki. Kinausap si Ma'am Jeneline. Ayun. Kahit pigil yung smile ni Boy kagabi, kinausap niya pa rin si girl. Yusel Vasquez Nagalias, thank you so much. Biririd tayo today. Yes, kasi birthday ko nga po. No? Maraming salamat sa mga bumati sa birthday ko po ngayon. Thank you, thank you. No? Kay Yusel Vasquez Nagalias. Sir, paki-open po ng camera, no? Para makita po namin kayo. Yeah.
manager, hindi ho siya nakikita. Pasuyo na lang muna ha. Pasuyo na lang muna. Standby, no? May nag-comment kasi kanina na dapat may dress code. O may standard na suotin yung mga guest natin. Pagsalang sa kanila. Kasi pangit daw tingnan na nakasando. Alam niyo po, matagal na po itong programang ito. At ano po kasi, alam naman po nila na kung ano itong programa. Alam nila live ito, may ibang makakapanood. Alam nilang kung naghahanap sila ng sweetheart, yung makakausap nila, naghahanap din ng sweetheart. Tapos kung ano, yun pong suot nila, opo, sinasabihan po namin na dapat may ano kayo, hindi kayo nakahubad. Pero yan lang po pwede nilang suotin siguro eh. Kasi kung meron naman siguro, so yun ang suotin nila. Alam naman po nilang live ito, hindi naman po pwede siguro na mag-suit sila o di kaya mag-dikurbata. Tapos magsama na po silang dalawa ng asawa ng makausap niya eh. Nakahubad naman sila pareho. Diba? Ibig ko sabihin, nagpakatotoo sila, okay na ho yan na, na ano na yun yung suot nila. Kasi formal sila panuorin dito sa live tapos magsama silang dalawa. Hubarin lang naman yung damit ni girl. Hubarin ni boy. Diba? Kung magkita na silang dalawa, pareho lang naman silang nakaubad. Ba't kailangan pa ba talaga na ano, na style nila yan, diskarte nila yung pakita nila, yung maskulo nila, yung abs nila. Alam mo, masama po dyan, no? Diba? May nakita ba kayong babae dyan, dyan sa lugar ninyo na nakahubad? Wala ay, lalaki lang ay. Pero nakikita mo sa mga pelikula, bibihira lang sa pelikula yung mga lalaki nakahubad. Na nakasando ay, wala masyado. Pero yung babae, maraming nakalabas yung cleavage. Kumbaga, walang basagan ng trip. Yan ang gusto nila. Yun, pakita nila yung katawan nila. Okay lang yan, no? Yung sa atin lang, wag lang sana makita yung utong. Hindi naman na nagagalit si Meta eh. Kasi live tayo sa Facebook, di ba? Sa live naman sa YouTube. Wala, okay lang din naman. Kasi kung hindi okay yun, sigurado putol live natin, di ba? So okay nga ho sa platform kung saan tayo nagbo-broadcast. Sa inyo pa kaya? Dapat okay din. Di ba kayo natuwa doon minsan? Di ba? Kita nyo, puwit ng bata. Bakit po ninyo iniwan si girl po kagabi, sir? Ano pong nangyari? Hala, mangiiwan pala to. Opo, sir. Ano po hanap niyo? Anong hanap niyo sa isang babae ngayon, sir? Anong hanap niyo sa magiging mga asawa ninyo? Siyempre yung ano po. Siyempre lang. Maganda. Siyempre po. Maganda. Okay. Kaya pala iniwan mo si girl kagabi. Eh, maganda na nga ho yun. Di pa pumasa sa'yo. Paano pa kaya to si ma'am? Si ma'am Marcelita, ma'am? Ang bagay, maganda si ma'am Marcelita. Saan po kayo ngayon, ma'am? Marcelita? Lisa po. Opo. Marcelita. Marcelisa. Okay. Ang kabulay yes, man kabuhi ni mo mag-ingon yung salita, ma'am. Ano? Marcelisa. Kainta po. Kainta, Lisa. Nasa kainta. Budulay man sa kalisod. Sir, Rio Tita, sir, saan po kayo ngayon, sir? Cebu. Cebu. Cebulet. Cebu, okay. Usap po kayong dalawa, ha? Timer start.
Pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hi po, hello, good evening. Po. Yes po. Good evening po. Ilang taon na kayo sir? Ay, nauna ako. Sige, ladies first. Ladies. Ilang taon ka na sir? 46. 46. Ahead ako nang, ay, 53 ako. 53. 6. Yahoo! Okay lang. So, anong pinagkakaabalahan nyo ngayon, sir? At the same time, driver na, driver na, pamilya. Driver na ano, sir? 10-wheeler. Oo. Dati akong bus driver. Okay. Hindi po klaro boses niyo. Sir, wala po kayong headset, sir, na may mouthpiece? Kasi hindi po masyadong klaro ang boses mo. Parang silalim ng lupa. Mala. Siguro nervous lang, DJ. Hindi, boses po ninyo. Yung mic po ninyo, sir. Hindi klaro ang boses ba? Wala po kayong headset na may mic? Nervous yun. Hindi, kasi maririnig nila yung mga natutulog, DJ. Ay, may natutulog na. Ah, okay. Baka, sir, baka ang makakarinig yung ano. Sawa. So, sir, single pa kayo, sir? Ako, single. Hey. Single. 18 years na wala. 18? Yes. Okay. Yes, pero kasal kayo, sir? Opo. May anak po? Meron po. Meron po. Meron. Ilan po tatlo. Anak niyo? Tatlo. Tatlo po. Malalaki na? Siyempre. Yung panganay po, graduating ng culinary. Tapos, 26 years old. Tapos, yung pangalawa, 4th year college ng nursing. Tapos, yung pangatlo po, marine engineer, 1st year college. Oh. Yun lang po. Oh. Yun lang po. Stable na kayo. Okay. Eh, saan po yung nanay niya? Hindi pa stable, ma'am. Nag-aaral nga eh. Hindi po. Okay. Ganun ba? Sige. Ayun po. Ayun po. Ako? Ano po? Ayun po. Ano? Apat ang anak ko. Apat? Opo. Nasaan yung tatay nila? Po? Nasaan yung tatay nila? Saan nagpunta? Tatay nila, kinuha na ni Lord. Meron po ba? Nangonsumi raw sa akin. Naligyuda. Naligyuda po kayo? Yes po. Eh, kung saan naman po yung, yung mga anak niyo po? Nakakakaba pala, wag ako na. Ano po? Kumusta naman po yung mga anak niyo? Ilang taon na po? Ang bunso ko na lang po nag-aaral. Bali, first year college. Tapos yung mga iba po, may pamilya na? Yung panganay ko, may asawa na, yung pangalawang, dalawang babae, dalawang lalaki anak ko. Yung pangalawa, ano, yun, tatlo lang ang wala pang asawa. May trabaho na yun, dalawa. Yun, tatlo pala, I mean. May aircon? Saan mo kaya aircon? Si DJ, di ko nakikita. Bakit ganun? Natutulog ako, walang disturbo. Ay. Ganun? Yung mukhang natutulog na si sir, kagigising lang eh.
Hindi naman DJ. Mukhang, so sir, saan kayo sa Cebu, sir? Nahawa, tuloy ako. Hindi Cebu, Ilocano ako. Ay, Ilocano, saan ba Ilocos. Ah, Ilocos. Okay. Saan ito yun? Na bayan ni BBM. Baluarte ni BBM. Ah, okay. President BBM. Okay. Sir, mamasyal dyan, sir. Wow, beautiful place here in Ilocos North, ma'am. Kaya nga po. Sir, nasaan yung mga nanay nung anak mo? Wala, may pamilya na siya. Hindi ko na pinapakialaman yung buhay na. Wala kayong balita kung nasaan siya? Nasa Hong Kong yata siya. Pero wala pang pakialam pa kahit piso man lang na ibigay yung mga anak. Wala. Okay. So, sabi mo, 18 years na kayong hiwalay, hindi kaya nagkaroon ng relationship na... Sino po? Ikaw. Ay, si DJ pala. Joke lang. Ako po? Yes ako naman. Po. Opo. Eh, siyempre, nagka-girlfriend din. Kaso lang, hindi siguro compatible. Yun. Iwalay niya naman. Ilang taon po yung naging girlfriend niya? Yung girlfriend kong, ano? Yes po. 30 years old. Tingnan mo, mas bata po siya. 30 years old, pero 10 years namin nag-live-in. 10 years? Tapos nag-iwalay po kayo? Oo, oh, siyempre. Ganun. Gusto niyang siguro magpa anak sa iba kasi culinary yata yung thesis niya. Culinary, so gusto niyang umiba ng taste siguro. Ganon? Oo po. DJ gising. Joke lang. Hindi kayo nagkaanak sa 10 years kayo naglibin? Culinary nga po siya. Anong culinary? Yung kumpo, yung mahirap makabuo. Puro, kumbaga yung puro. Kasi naiinitan yung matamis. Hindi mabuo-buo, diba? Yung mag-ano sa labas. Yung perta niya. Ganun. Yun lang yung dahilan, ba't kaya naghiwalay? Oh, tsaka maraming rason siguro, tsaka bata kaso kasi matiglang malaking babae na. Kaya nga nagtataka yung mga friends ko kung imagine 10 years, hiwalay pa. Kaya nga. Ewan ko, ambot sa langaw. Nako, nag-ambot sa langaw na si DJ. Hindi kasi klaro yung boses ni sir, kaya nagre-reklamo yung mga viewers natin. Ayun nga po eh. Hirap nga po ako pakinggan. Nati, naririnig ko naman yung boses mo, DJ. Ikaw nga sir, naririnig niyo po kami. Kasi siyempre, malaki yung headset sa tainga mo. Pero kami po hindi makarinig sa'yo. Try mo nga po tanggalin mo. Oh. Ayun! Galing. Masunurin si sir. Try nyo nga po magsalita, sir. Ito. Wala na. Electric fan pala yung maingay. Meron ba maingay? Ako nga, sir, pinatay si electric fan ko eh. Yan. Samo. Ayun. Kaya tuloy ayaw magpakita ni DJ. Hindi kasi, hindi makabuo ma'am, culinary kasi. K-
Kala ko culinary yung course ng asawa mo kaya hindi na buntis. Ang sabi ko... Ganun naman talaga ang cases ng ano po eh. Culinary? Opo. Oh, okay. Anong doon? Hindi ko gets. Kumbaga magbubuntis siya sa labas. Ah. Et, ano bang tawag nun? Ectopic pregnancy? Mm-hmm. Opo, oh. Ectopic. Culinary pregnancy. Eh, pregnancy. Culinary pregnancy daw. Opo. Ay, nagkakalun. Alam naman yung doktor tsaka mga nurse yan eh. So... Ay, nagkaganan eh, siya? Opo. Ay, dapat inalagaan mo siya. Ba't mo siya iniwala yan? Alagaan mo. Siya nga ang nangipagtiwalay. Hindi ako. Hindi ako mo. Eh, ba't ka pumayag? Ba't ka pumayag na maghiwalay kayo? Eh, siyempre, alangan, may gusto niya yun. Alangan, kahit ayaw ko, eh, imagine, dalawang buwan, hindi ako nakatulog, makakain, may concentrate na... May ganun pala? Oo, oh, naman. Mabuti buhay pa ako kayo, sir. Dalawang buwan hindi makakain, ha? Kumakain na diretso, DJ. Ah, kumakain pero konti lang, ganun. Ah. Tikim-tikim lang. Ganun pala 'yon. Hmm, may ganung lalaki na kapag ano, iniwan, hindi makakain, hindi makatulog, tigawat sa ilong. Parang nabiyuda. Nabiyuda ka ng buhay. Nabiyuda kang buhay. Hmm. Ganun. So pangalawang girl na sa buhay mo, hindi mo siya inalagaan. Paano kung makakita ka ng pangatlo at ganun pa rin, culinary pa rin ang course? Eh, siyempre, meron na akong anak. So, wala namang problema sa akin yun. Yun naman pala eh. Ba't pa kayo naghiwalay? May anak na pala kayo. May anak ka na pala. Yun yung reason mo. Eh, bakit mo pa siya hiniwalay? Yan yung pangalawa. Kaya nga, madam. Ang gusto niya, siguro magpa ano sa iba para gusto niya magkaroon pa rin ng anak niya. Magkaroon din ng anak. Anak niya. Anak. Magkaroon din siya ng anak, ganun. Okay. Tumpak, madam. Ay, ganun. So, ngayon? Opo. Ano ba yun? ano ba yung tanong ko? Ikaw na nga magtanong, sir? Taga Maynila po ba kayo, ma'am? Anong pinagkakabala niyo din ngayon? Nagpapalaki ng ano... Dito lang sa bahay. Eh ano? Wow. Ang itatayo ko ulit yung ano yung tindahan ko na burger ganun. Habang dito lang sa bahay. Siguro may idea kung business 'yan, ma'am. Ano po? Kasi ano, kasi mag-o-open kasi kami yung SM dito sa Ilocos. So, ang magandang idea ko dyan sa business mo, eh, alam mo yung pizza burger? Yung na-reason ko na, opo. Pero, ganun. Wala ko idea pa sa ganun eh. Pero siguro mapapag-aralan yan. Baka ito na po yung pangarap kong magiging big time buy and sell. Oh. Big time buy and sell? Yes po. Kasi dati akong buy and sell ng car, pero small time. Small time lang. Mga
yung mga kotseng hindi ano, mga budget lang, mga 60 ganun. Ay, ano na po? Hanggang ngayon po? Wala naman kasi na ano na yung kwan, puro yung nakukuha kong unit, ano po, bali hindi naman high-end. So, mahal kasi ang high-end na sasakyan. Kasi kung binili mo dyan sa Maynila ng kunyari 500, 600, ibenta mo lang ng 700, tas ganun. Yeah. Yes po. Boring. Natatawa na yata. Si DJ. Si DJ? Ayaan mo siya, baka nagkakape. Hindi ako nagkakape. DJ, ikaw ang ninong namin. No problem. Ninong na si DJ nung una, yung bago tayo eh. Oo. Basta pag December. Wala naman. Oh, basta no problem sa akin. Basta December, huwag niyo ako kalimutan ha. Kasi mga inaanak niya nagre-regalo sa mga ninong. Okay po ba DJ? Pupuntahan kita ng DJ. Dadalan kita ng ano. Wow. Pagluluto kita ng biko. Wow. Crap yun, no? Hindi ka pa nakapasyal ng Ilocos, DJ? Kanina dyan ako, sir. Karating ko lang. Hindi, pero biro, DJ Gel. Saan? Sa Ilocos? Norte? Opo. Opo. Saan po ba kayo, sir? Saan po ba kayo dyan sa Ilocos? Sa Lawag. Ay, Lawag. Nakapunta ko pa good food eh. Malayo sige, pa yung sir. Oh, malayo. Ikot ko yan, sir. Kasi nag-rides kami. Inikot ko yan. Papuntang mag-board. Bike po kami ni DJ dyan, sir. Oo. Ay, naka-big bike siguro si DJ. Oo. Ikot namin. Tapos babalik kami sa Bigan. Babalik dito. Ay, nagpunta na pala ako kami ng Bigan. Gumala kami ng mga kaibigan ko. Ang ganda doon sa may fountain. Yung dancing fountain. Ay, Bigan. Mga mahigit isang oras pa doon. Kahit sa pagod po. Tapos, ay, hindi pa ako nakarating ng pagod po. Pumunta kami doon sa pinagsushooting niya ni... Sino ba yun, Tom? Si FPJ. Hindi, si ano yun. Yung ngayon, yung Black Mark, ang Quiapo ba yun? Ah. Sino ngayon? Si... Sa Paway. Coco Martin. Paway Church. Sa Bigan yun. Coco Martin, ma'am? Coco Martin po. Ah. Kaahawig mo, sir. Kaahawig mo? Ay, DJ. Ah, si DJ. Oh. Baka kukulang ako ni Martin, ma'am. Kaahawig mo sa mata. Ang layo, ah. Ang kipat mata ni Coco Martin sa kabila. Kipat. Si oh. Sa tingin ko, kaahawig mo. Ano ba? Anong nickname mo, sir? Kaya nga pag pumunta ako ng Quiapo, marami nang alabit sa akin pa picture, kala nila ako si Coco Martin. Eh hindi na ako pumupunta ng Quiapo ah. O hindi mo panggap ka as DJ. Ano yung tanong mo kanina, ma'am? Sabi ko ano, nahirapan ako magbigkas ng nickname. Anong nickname mo? Rolet. Okay, Rolet. Bakit ano? Ano po? 46. Ilang taon na ako? 53 ako. Naku, 7 years ang gap natin, sir. Ah. Ay. Kaya-kaya na siya. Hindi naman hadlang sa mga edad na yan kung talagang siguro tayong tinagkana, di ba? Baka ano, matured ka na ba? Baka kasi... Baka... May makita kang... Paspata. Alam mo, madam, mahirap mapagkatiwalaan sa mga tao kung kahit nagbabait-baitan, eh, yung kalooban niya, eh, ano pala?
pangit yung ganun. Mas maganda yung sabihin mo na prangkado tsaka ano. Ano ko ba, sir? Suplado type ka ba, sir? Ano ba yung ayaw mo sa girl? Tom, aircon na lang kaya, Tom. Hindi mo maingay. Ang ayaw ko? Wala naman akong ayaw sa isang girl eh. Oo, importante yun. Ano yung pinag... Importante yung naguhugas, ma'am. Po? Importante yung naguhugas. Sabi maguhugas si DJ. Natural guhugas yung DJ. Yung kamay, oo, bago kumain. Sir, okay. Oo. Oh, siyempre maguhugas ang kamay pag ano? Kumain. Pagkakain, di ba, sir? Anong pangalan niyo, ma'am? Ma'am... Ano, Lisa na lang. Ano, Lisa na lang. Pero? Lisa. Po? Lisa. Lisa. Ano, Liza Subirana, joke lang. Pero pango ang ilong. Ma'am Lisa, posibleng wala pa kayong manliligaw kahit noon pa. Manliligaw? Oo. Tatakot kasi sila, sabi ko, bakit, ang tanong nila, ba't daw namatay mister ko? Sabi ko, namunsumi sa akin. Sabi nila, bakit nawala mister mo? Sabi ko, namunsumi sa akin, kaya hindi na nila tinutuloy. Joke lang. Ba't namatay, ma'am? Ba't namatay? May sakit, sir. Yung tayo sa puso. Ano siya? 64 malaki ang mata. I mean, ano, malayo ang gap namin. 64 siya nang nawala. Oh, matanda na pala. Magpo 4 years na. Ganon? Eh, ano ba yun? Si Sir Rowlett, nakakalimutan ko itanong kung may... Eh, may tatanong ako na, wala ako sila. Ano ko yun? Parang nasa, ano kung, parang nasa dulo na ng dila mo, ma'am? Tatanong mo? Pakihila nga po. Ilahi mo nga, sir. May tatanong. Pangalawa na to. Hindi ko alam kung ano yung tatanong ko. Ma'am Lisa. Say, mer na yes. Si ma'am. Wala na, makalimutin na. Hindi, sir. DJ, nawawala lang ko sa ano. Nakakapagpag. Yes po. Nalulubot na yung CP ko. Oh, hindi ready si sir. Hindi, ready. So, makakat na tayo. Na. Church na. Ayun. Kala ko, makakat ka na eh. Oo, kasi mukhang pagod po, napagod kayo sir ngayong araw. Matutulog ka na po ba? Hindi, kanina tulog na, nakatulog ako, DJ. Oo, gising ka lang po pala. Eh, nanonood ako yung mga ano mo, interview mo sa mga ibang, ibang ano. Yung so, mga... nanonood lang kanina. Oh, sige ah, baka... Pagpatuloy niyo po yung pag-uusap ninyo, i-off-cam ko na po kayo, ha? Ma'am? Ako po, DJ. Sige, sige, sige. Thank you. Maraming salamat, sir. Bye-bye. Yes. Oo. Yes, sir. Lasing. Twenty-nine minutes after 10 o'clock, nag-alarm na yung cellphone ko. Ayun po, para ma-remind ko lahat po ng mga senior, ng mga viewers natin, na dapat po alas 10:30, sigurado hilik na dapat kayo, ha? Ganon, matulog nyo po kung maaga, ha? O, yung mga senior, 55, pataas. Opo, binago na ho kasi, 55 na yung senior. Dapat po, alas 10:30, tulog na po kayo, no? Para ma-re-repair daw yung pwede pang maayos dyan ng mga cellula sa katawan mo.
Siyempre, kasi pag mga senior, kasi maaga natutulog, tapos maaga din nagising, di ba? Yun, sa mga lula-lulo, na-prepare ng mga baon ng mga apo nila sa school bukas. Sige po, hanggang dito na lamang ang Wanted Sweetheart Evening Edition ngayong gabi po ng Lunes, September 23, 2024. Kita-kisa lang po tayo bukas po, alauna, para sa Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Salamat po ng mga bumati sa birthday ko po ngayon. Maraming maraming salamat. Parang hindi kayo mabiro. Ang bait-bait talaga ninyo. Birthday ko pa ay April. Ha? Tapos na. Nakakulay red lang ako kaya sabi ko birthday ko. Yeah, inaalam ko lang po kung sino yung mga ano, bago natin mga viewers na hindi alam kung ilang anong birthday ko. Viewers, listeners, mga subscribers po natin worldwide, maraming maraming salamat po sa mga naging bisita po natin ngayong gabi. Maraming maraming salamat. On behalf kay Nanay Forlidens Beatrice Panganiban Meneses, ang ating station manager, my name is Abian Mujel. Dito pa lamang sa OFW Emotion TV Radio. Keep safe, keep smile, and God bless. Magandang gabi, Pilipinas! Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino. Serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW Team Radio. Yes. Oh, good. They just got a great beat and great attitude. The music is freaking awesome. Like the music of it. I think it's really catchy. Between love and madness. Abian Mujer. OFW TV Radio, powered by Gel FM 90.7. OFW Emotion is now signing off. To God be the glory.